Los Angeles Lakers, mga idol, sobrang swerte nga talaga dito sa kanilang 2-guard or shooting guard na si Malik Monk. Sinabi na ito ni Monk, mga idol, nung pagpasok niya nga daw sa free agency ngayong taong ito ay nagulat nga daw talaga siya ng sobra. Nang dahil nga yan kasi, mga idol, wala ngang ibang NBA team na gustong kumuha sa kanya maliban ng Los Angeles Lakers. At talaga ngang nakakagulat din yan, mga idol, sa yung ginagawa nga ni Malik Monk ngayong season para sa Lakers. Ay mahirap nga talagang paniwalaan na wala ngang NBA team ang may gusto sa kanya noong free agency. Ito ngang last 6 games ni Malik Monk, mga idol, nag-average siya ng 20 points per game, 56% field goal percentage, 45% naman sa 3-point line. Yan nga, mga idol, ang itinatala ng isang NBA player na walang gustong kumuha noong free agency. At siguro rin, mga idol, nakatadhana na rin itong si Malik Monk na mapunta sa Lakers. Sabi na rin ito ni LeBron James na bago pa nga daw this year, nung nakaraang taon, ay balak na rin kuhanin ng Lakers itong si Malik Monk. Kaso nga ay wala na silang pang trade na asset. Sinabi nga rin ni LeBron, mga idol, na sila nga daw ni Coach Jason Kidd ay interesadong kunin itong si Malik Monk from the Charlotte Hornets last year. Pero ngayon nga, mga idol, itong si Malik Monk ay talagang nasa team na nga ng Lakers. At sa ating susunod na balita na nga, mga idol, patungkol ito sa All-Star voting ngayong taong ito. Pinangungunahan nga ni Steph Curry ang buong NBA with 2.5 million votes. Pangalawa, mga idol, si Kevin Durant with 2.3. Ito naman si LeBron James, mga idol, ay 2 million lamang ang boto. Pangatlo nga siya, mga idol. Pero pagdating naman sa mga frontcourt players dito sa Western Conference, si LeBron ang nangunguna dyan. Pangalawa si Nikola Jokic with 1.6 million lamang. At yan nga, mga idol, ang ating unang resulta ng All-Star voting. Patuloy lang tayo sa pagboto sa ating mga favorite NBA players na gusto nating makita sa All-Star Game. At kung sino nga, mga idol, ang top 2 sa pinakamaraming boto ay magiging captain sa parating na All-Star Game sa Cleveland. At sa ating panguling balita naman, mga idol, eto nga si Carmelo Anthony, panglima sa pinakamaraming catch and shoot points sa buong NBA. Siya nga, mga idol, ay may 260. Pareha sila ni Buddy Hield, pero mga idol, ang number 1 ay si Malik Beasley na 284 points. Itong si Carmelo Anthony, mga idol, ay 24 points behind lamang sa pinakamaraming catch and shoot points ngayong season. At patunay nga lang ito, mga idol, na talagang very effective nga itong si Carmelo dito sa team ng Lakers. At yan ang nga lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!